mga ano ko yan, mga ilan natitira mo. Natitira ko? Naku, mga natitira mo. Kanta, 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 kanta. Lusin mo na mag-alala. Natitira ko, kanta. Mahirap yan, pagka mga tira-tira ganyan eh. Yun na, mahirap ang pag-usapan na yun. Iba yun eh. Mga kanta, marami na akong natira. Masarap manira ng kanta. Masarap manira ng kanta. Lang nakapag-feel na feel mo. Oh, siyempre. Welcome back to ujayTV! Yeah! Ayan guys, so ngayon, meron tayong papanoorin. Gagawan ko ng reaction videos kasi ito yung pinaka-iintay ko guys. Kasi sobrang iniidolo ko kasi talaga tong taong to. Okay? Lumaban na siya kasi guys sa tanghalan, tawag ng tanghalan. Pero natuwa ako kasi may mga bagong pasabog SY at sana mangyari talaga to. Sana mangyari talaga to. Ang pinapangarap ko na sana makasama siya talaga bilang isang talent po ng SY Music. Okay? So, huwag natin patagalin guys kung sino man ito. Ito po nakalagay sa kanilang caption. Marami akong nasayang na oportunidad. Di ko na palalampasin bagong singer ng SY. Oh, sino to? Tingnan natin guys. Si Rob Roy REESE. Tingnan natin yung kanyang yung interview ng Mongel sa kanya kasi ito yung nakaano sa kanila. Ito yung content nila. So, para makilala natin lalo si Rob Roy REESE. Bro, mega love shout out sa iyo. Pakinggan kita, gagawin kita ng reaction videos. Sana magustuhan mo 'to at sana makita ko kung ano ba talaga saan ka nagsimula para ikaw ay lalong makilala ng tao at mahalin ka. Okay? Samahan niyo ako guys, mag-react tayo sa kanya in 3 2 1 Wait lang, i-set up ko yung play. Go! Diba? Yan! Tignan natin siya. What's up mga kababalagang? So ayun, meron tayong pupuntahan. Magaling na magaling. Yes, totoo! At sikreto, malupit kasi na siya. Yes! Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Yes! Itong pupuntahan natin na to, magaling kumanta, may katangkaran, maangas. Tunay! Basta, ang galing. Marami pa. Marami kayong malalaman sa akin. Ay, tunay! So ngayon natin uukatin. Yes! Maglubugin. Hindi ako ba? Ang kanyang pagkatao at yes, ang kanyang yeah, secret. So ayun guys, eto na. Ayan, ayun. Sa bahay niya, sa bahay nila. Hey, si Kuya Ray! Hi guys! Hi! So, let's go! So ayun guys, andito na tayo at kasama natin si Kuya Ray. Yes! Yes. 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 Kuya, ano nga ba talaga ang totoo mong pangalan? Yan. My real name is Robert Roy Del Gomez REESE. Oh, wow! So, ano ang apelido mo? REESE. REESE. Pero nag-start akong maging REESE nung I was elementary. Hindi ako tinatanggap sa school kasi apelido lang ng nanay ko yung dalawa. So, naisip ng mom ko na kunin na yung apelido ng dad ko. Meron ka bang lahi? Actually, naka-indicate sa birth certificate ko is Puerto Rican Mexican. Yung tatay ko. Halata na masaya. Usapa kong father. Siyempre. Ayan, yun na. Ikaw nga, half Mexican ka. Mm-hmm. Na-meet nyo na po ba yung tatay? Actually, na-meet ko yung father ko when I was 6 months. 6 months. Mm-hmm. 6 months old ako noon. Tapos, sa pagkakaalam ko magkasama pa sila ng mami ko that time. Mm-hmm. Pero, nung uling-uli ko siguro siya nakita, mga 2 years old na siguro ako. Oh, bata pa. Yun na yun, last na. Last na yun? Kasi nag-base siya dyan sa Clark ng 20 years bilang Air Force. Tapos, bumalik siya ng California sa Carson. Okay, post ko muna doon guys. Post ko muna doon guys. Guys, alam nyo guys, may mga nakikilala din ako mga kapampangan guys na kaya marami mga gwapo, magaganda sa Pampanga. Kasi, kita naman natin,
ang daming mga ibang lahing nag-i-stay sa Pampanga kasi may mga Air Force, may mga iba pa rin mga businesses na halos mga Korean, ganyan. Marami pang ibang lahi na nag-i-stay doon. At then, syempre yung ibang mga Pilipino, Pilipina na nasa Pampanga, syempre tayo mga Pilipino, mga hospital, yung napaka-hospitable natin eh, napaka... yung ungkari kasi natin pagdating sa gawaing bahay, yung mga nanay-nanay, di ba? Siyempre, may in love ang mga ibang lahi sa ating mga Pilipino kasi mabilis may in love kasi ganun yung pagkatawan ng mga Pilipino. Pagdating sa mga gawaing bahay, alam niyo yun, yung pagmamahal, tapos napakasimple natin, napakadaling mahalin ng Pilipino ng mga ibang lahi. Kaya, kagaya niyan, tinan niyo, di ba? Yung kanyang ama, nag-stay sa Pampanga, tapos nakapangasawa ng Pilipina. Kaya, yan, di ba? Tignan nyo naman. Lupit, di ba? Ibang lahi ang mukha niya, dating na yan. Pero Pilipina ang kanyang ina. Bagis, di ba, ng mga Pinoy? Grabe. Tuloy natin, guys, yung sa kanyang kwento. Tuloy natin. Yun yung tingin ko lang, ha, sa Pampanga. Kaya maraming gwapo at magaganda. Kasi may mga babae na Pilipina doon na nakakapangasawa, ibang lahi. Kaya yung dugo ng ibang lahi, yun, nahaluan yung Pilipinas. Kaya ang magiging lalabas ng anak is magaganda yung itsura, di ba? Nagkakaroon ng mixed blood. Ang lupit, no? Tuloy natin, guys. Shoutout sa lahat ng Pampanga. Yun news dito. Kuya, ilang taon ka na nagsistay dito sa Angeles? Matagal na. Kalahati kasi ng buhay ko is Tondo. Tapos dito. Pero ang mother side ko, pwedeng summer sila, summer later. Pero si Papa mo, kuya, wala ka nang punta. Wala na. Matagal lang namatay si daddy ko. Pero nauna si mami ko. Namatay siya noong 1998. Wala na siyang magulang. Since nung namatay na si mami ko, 2 years ako dun sa pinsan ko. Which is sila yung nag-alaga din sa akin. Tapos, after nun, niraise ko na yung sarili ko. So, ang hirap nun, guys. Balik ako. Pero, pumutok yung pinatubo. Bumili ng lupa yung mama ko dito. Kaya, nakarating kami ng Pampanga. Okay. So, yun ang story ni kuya. Ngayon naman, paano ko nag-start magbanda? Ayan. Nag-start ako magbanda, kasama ko yung nagigitara ng Chocolate Factory. Chocolate Factory. Marco Campo yan. Shoutout kay Marco. Nakasama ko siya. Bali, ang pinaka-umpisa niyan eh, may nag-invite sa akin. Noong time na yun, nasa internet shop ako. Tapos nakikinig ako ng music like R&B yan, Neo, Chris Brown. Nakikinig ako tapos galing, no? Na-discover nila ako. So that time, nangangailangan sila ng vocalista. Even dalawa na yung vocalist nila. Dahil special band sila. Kinuha nila ako para maging front ng banda. Mga ano kuya? Mga ilan na tirang? Titirang kanta. Nadali ako din yung tuya. Brother, tanong na, ilan ang natitira mong kanta? Diyos ko po na, no, tay? Grabe ka naman talaga mag-interview din, eh, no? Lagi may mga double meaning sa'yo, ah. Okay, grabe talaga. Tuloy natin, guys! Ang mga kanta, marami na akong natira. Ayaw. Sarap manira ng kanta. Masarap manira ng kanta. Lala kapag feel na feel mo. Oh, syempre. Kailangan yun. Good feelings dapat pag tumitira ka. Dapat memories agad at mabagal lang dapat. Patawangin kita. Pero ang pinaka-importante kasi para maging successful ka sa talentong meron ka is practice, yan. Hard work. Talagang kailangan yun. Pero syempre, marami kang magiging flaws. Pagdating sa talentong gusto mo, marami kang kakaharapin ng problema. Yes. Iba't ibang klase yung darating sa'yo. Pero yun lang, tiwala lang sa sarili, tiwala sa taas para mag-succeed ka. Sarap. Pero in fairness ha? Init, no? Higit na ba ko eh? Hoy, nipilit nga ang panahon. Shiny skin. Sino ko kaya? Ito naman. Idol mo singer mo. Ang idol kong singer na nag-inspire sa akin is nag-start ako noon when I was 3 or running 4 na ata ako noon. Grabe, no? Mga ano pa noon, J Brothers pa noon bago nagkaroon ng April Boy. So, yun yung mga unang kantang natutunan ko. Tapos, nag-Michael Jackson na ako. Wow! Tapos, nung bata ako, ang mga pondo ko talaga is mga Celine Dion. Wow! Yan yung mga iba-iba palang mga tirahan ng kanta to, no, kuya? May mga Celine Dion siya? Baga, in short, tumitira ako ng babaeng song. Ah, babaeng song. Maganda yun! Maganda yun!
galing. Di lang lalaki ang tinitira, pati babae tinitira. Madalas ang babae. Oo, babae. Eto, 2017 na balitaan ko, sumali ka sa tawag ng tanghalan. Actually, I think April ba yun or May na nag-audition ako tapos hindi ko rin expect na makukuha ako. Pero I tried my best nung nag-audition ako. Nagkaroon naman ako ng magandang feedback sa mga judges. Mm-hmm. Tapos luckily in God's will, nabigyan ako ng chance para makasali doon. Mm-hmm. Anong nag-push ko para pumasok ko doon? Ano lang, syempre being passionate on my talent talaga ako. Pag kasi ano, ang malungkot ako or masaya ako, gagawin ko lang, kakanta lang ako. Baga, isang punta ako ng SM. Yan, magbibidyo ako yan ko doon. Magre-refresh lang ako, mag-unwind lang ako. So, music na talaga yung pinaka-isa sa mga nagpapaandar sa buhay ko. Bukod sa family ko. Yes! Nung sumali ka po sa tawag ng tanghalan, ano yung pinambaton? Actually, sa tawag ng tanghalan, kasi ang rules nila ron is magbibigay ka lang ng song and then after that sila nang bahalang mamili doon kasi minsan may mga song na nagamit na o nakanta na nung ibang contestant so syempre kailangan magkakanta ka ng palibago na hindi ko masyadong pawis saka i-search din nila kung ano yung mas bagay sa boses mo doon sa mga kantang binigay mo sa kanila sa mga list dapat lahat yun nabisado mo dapat lahat yun. Alam mo talaga siya yung from sequence hanggang sa tono. Yes. Consistent mo. Abang kumakanta ko doon, hindi ka kinakabang ko. Kinakabang siya. Nung kumakanta ako, hindi naman ako kinabahan. Kinabahan lang ako nung nilapitan na ako nila. Nilabas. Oo talaga. Siyempre. Kasi nung bago ako makarating doon, lagi ko sinasabi sa sarili ko na pag kausap ko na sila, kailangan mag-ano ko. Parang focus ka lang para kahit paano pag may mga punchline sila, makakasabay ka kung sakali. Kasi alam mo naman si Vice, di ba yan? Shoutout to Vice. Talagang kung anong makikita niya sa'yo, sasabihin niya. In a good way. Yes. Nanalo ka naman ba ng time na yun? Medyo hindi tayo pinalad kasi that time galing ako ng gig. Two times na ako tinawagan ng showtime para mag-perform. I refused the first time kasi nga galing, nasa gig ako, puyat. Medyo hard yung boses. Hindi ka ready. Tumanggi ako. The second time, ganun pa rin, nasa gig pa rin ako. So, inisip ko na kung tatanggi pa ako, baka hindi na ako. Yes. Gidrab mo na yung second time. So, 1 hour sleep, then biyahe na. Yes. Pinakamalungkot lang na part dun is, pwede kang magsama ng dalawang tao. Which is, unang-una ko naisip yung dalawang anak ko. Malalaki na. Kapapanganak pa lang nung last kong baby. So, gusto ko sana silang isama, kaso lang malayo na sa province. That time, so rush na. Kailangan ko na talagang pumunta ron. Ano bang paborito mong genre? Reggae. R&B talaga. R&B. Kasi dun mas stable yung boses ko. Simula nang nauso yung reggae, so syempre may mga taong like sa mga customers namin. Nag-gig kami, may mga taong gusto nila ng ganito, gusto nila ng ganyan. So syempre kailangan mo maging flexible. Yes, totoo yan. Pagka-banta ka. Ganyan din ako yun. So kailangan, marami kang pondo, marami kang alam. Yun. Para kahit pa paano, may bibigay mo rin yung gusto nila. Siyempre, hindi naman lahat ng tao gusto ng reggae. Yes! Hindi naman lahat ng tao gusto ng R&B. Kailangan flexible ka talaga, guys. Mostly, ang mga gusto ng tao kasi talaga old songs. Old songs, paramihan, yes. Oh. Pero ngayon kaya meron kang banda. Hmm, yan. Lemonade Band ako talaga. Lemonade Band. Yan, guys. Supportan natin Lemonade actually, Band. Actually, ang iba alam nila dahil nga na video reaction yung kanta ko sa SY. Okay. So, ang pagkakaalam ng iba na chudakad ako, which is ano yan, yung grupo na yun ano rin sa akin yung kumbaga malapit din sa akin yung grupo. Okay. Collaboration lang nila ako pero ang banda ko talaga is Lemonade. So ngayon kuya, anong work mo ngayon? Yun. Nagbanda lang muna ako pero dati ang work ko driver ako sa Clark. Driver ako tapos at the same time nagbanda ako sa Dalit. So minsan andiyan na yung 1 hour na lang tulog mo. 2 hours. Bagod no? So, mamali ako pa. Kung may pagkakataon na kukunin ka ng SW. Yan na! Kaya mo pang iwanan yung trabaho mo na yun. Parang tanong guys. Kung kinakailangan, being practical siguro ako. Gagawin ko yun para sa ano. Kasi hindi ko naman ito gagawin para sa sarili ko lang. Yes, totoo yan. Ganyan din ako. Para sa mga anak ko. Siyempre. Also to my passion. Gusto mong i-share yung passion ko, yung talent ko sa mga tao. Naghahanap ng stress relief. Yan, sa mga pagod nila, puyat nila.
So, sana kung in God's will, kung mabibigyan ako ng chance, woo! I-grab ko talaga. Yes! Sana. Pero nung time na invite ka namin, nung invite ka ng SY, first time mong pumunta doon, anong na-feel mo? Na isa ka sa inimbitahan mo? Sobrang blessed. Hindi dahil magkakanta ka, alam mo yun. Baga kasi, bago pa ako napunta ng SY, shoutout sa Pawis ko. Bago pa ako napunta ng SY, matagal na ako nanonood sa subaybayan ko hanggang sa mula kay Kat, mula kay Mariano, sa'yo, tapos kay Alexia. Everyday, nanonood ako. Pagpagod ako, galing ako ng gig yan, naging stress labor yung SY. So yun, dahil pangarap ko rin, talagang sinabi ko sa sarili ko na sana maging ano ako, maging kahit magpunta ka lang sa SY, makapagpunta ka lang, perform ka lang, solve ka na eh. Baga bilang isang natural na tao, bilang isang civilian, yes! Baga, kailangan. Ipapahiwatig na! Gaya nga ni sinabi mo kanina, off-cam, narinig kita. Sabi mo marami ka nang na-reject, marami ka nang nabitawan. Ano yun? Ano yung mga yun? Yun yung mga bagay na... Nasabi mo na sayang, sana yung value sa mga yun. Yun yung mga bagay na hindi lang naman siya about opportunity. Yung mga bagay din na importante, mas importante sa opportunity mo, alam mo yung family yan. In short, marami akong nabigo. Marami akong nabigong tao. Isa na rin din yung sarili ko. Una-una sa lahat, yung nasa taas. Siyempre, naligaw tayo ng landas. Napunta tayo sa mga ganitong bagay. Which is, hindi ko alam kung pasasalamatan ko ba o ano, pero parang siguro pasasalamatan ko na rin kasi nangyari sa akin yung mga bagay na yun. At least natuto ka. Yes, tama yan. Nagkaroon ako ng nakakuha ako ng lesson sa mga flaws ko. Yan. Pero siyempre, shoutout dun sa mga taong naniwala sa akin, patuloy na sumusuporta. Isa na ako dun. Especially yung asawa ko, yan. Yung mga anak ko na nag-inspire sa akin para lumaban. Marunong akong mag-waray, mag-bisaya, konting Ilocano. Wow, dami. Maganda yan. Ang salitang sa ibang bansa ko yan. English yan. Ano pa ba? Kumpangan. Ayan, sa mga viewers natin, sa mga SY viewers, SY family yan. Daghang salamat sa yung suporta sa ako. Mabuhay kayo every time. Kanang mga Cebuano, Cebuana, mga Bisaya sa Mindanao yan. Mayong utusan yung tanan. Yay! Kapampanga ko na, kapampanga. Ayan, karengge ka kabalen. Kapalen. Ipampanga yan. Dakal salamat po karatang pa fans from Florida, Blanca, Lubao, anywhere around the Angeles. Yan. Salamat sa inyong lahat. Dakal salamat kaya kayo. Kaya pamagtiwala ka ako. Kaya na suporta. Wish you the best. God bless you all. Galing! Malawos ko po. Mexican accent. So, kuya, kailan niyo po ba na-discover yung genre niyo sa pagiging reggae? Since nag-start yung pagputok ng reggae dito sa ano, siyempre sa mga banda yan. Especially Chocolate Factory yan. Simula nung napaputok nila yung reggae. So, yun na. Nahinigan mo na rin. Which is, ano naman talaga siya, good vibes kasi reggae doesn't mean na kapag reggae ka is iniisip kasi ng iba. Ano ka, smoker ka, ganyan. So, iba-iba kasi ang hatid ng reggae sa atin. So, meron na dyan yung mga smoker nga. Yung smoker, mga weed man, yan. Dumaan din tayo dyan. So, pag sinabing Rasta vibes, Rasta paradise, yan. Maraming ibig sabihin yan. Parang... depende sa'yo kung anong magiging dating sa'yo ng Rasta. Rasta. Reggae yan. Okay. Like Bob Marley, marami kasing na-inspire si Bob Marley. Sobra. Talking about lyrics sa mga kanta niya yan. Grabe. Masyadong meaningful. Tsaka talagang ano siya, simpleng tao lang talaga siya. Yan. Actually, si Bob Marley, kailan ko na lang din na, parang, alam mo yun, kailan ko na lang din siya naging idolized. No? Dahil nga R&B ako, so hindi ako masyadong nakikinig ng mga reggae that time. Aha. So kailan, dun pumutok na lang, dun ko na appreciate lahat. Nakasama niyo po ba yung mga post. Post muna natin doon. Guys, nakakatuwa yung interview dito sa ano. Sabayan ko na lang ng reaction video guys kasi medyo mahaba yung ano pala, 18 minutes kasi to. So ayoko nang medyo pahabaan yung ating video. Sasabayan ko na lang dito no, habang nini-interview siya. Ang kagandahan nito guys, natutuwa ako kasi may mga natututunan tayo sa about sa R&B, di ba?
Yan yung mga sinasabi po ni ano ni REESE. So, ang ganda ng content na to. Ang dami nating matututunan sa mga ano niya, sa buhay niya at yung doon sa mga background ng mga R&B at ng iba pang mga genre. Ano? Ang galing. Ang masasabi ko lang dito, guys. Aba ko comment ko lang dito, guys, sa SY. Bilang isang reactor po, sana naman po sa mga susunod po na mga gantong interview portion or kahit sila po dalawa ni Angel at Edmond or kahit po doon sa live, ano po natin, siguro sa live, okay lang naman kasi may aircon doon kasi talagang lalamigin pa nga sila doon eh kasi diba, live yon. Pero yung sa mga gantong mga bahay-bahay, sana naman mabigyan nyo ng kahit konting electric panlaan. Ay, Diyos ko, tagatakda ang pawis eh ng ating guest. Eh, sa tingin ko, pag pinigam mo rin kanyang tawin na rin, ay tunay ka. Makakaisang timba. Ano? Yun naman sabi ko. Sana naman po sa next na mga interview po natin na mga guest po ay meron po kahit maliit lang na electric pan sa paanan. Para naman no, yung ilaw po ng ring light natin o kung ano man spotlight ang nakatutok sa kanila ay ma-absorb naman po yung kanilang pawis ng hangin. Ano ha? Yun naman sabi ko. Salamat to. Tuloy natin guys. Ang haba ng aking ina na. Binaba. Pag minsan, pumapasyal yung mga anak ko dito. Yung dalawang anak ko, sa Islin at si Corbin, nasa Randaba sila sa mga lolo't lola. Mm-hmm. So, pag ano, minsan kinukuha ko sila pagka after 1 month, ganyan. Uh-huh. Minsan. Banding. Yung si Islin, 12 na siya. Uh-huh. Tapos si Corbin is 11. And then si Riffin, 3 years old. Pa 4 years old. Kuya, bakit ano, ganyan yung mga name ng mga anak mo? Saan mo nakuha yung mga ganyan? Ano siya? Si galing Corbin... Galing magtanong na ining? Kinuha ko yung pangalan niya kay Corbin Blue ng... Wow! Yung High School Musical ba yan? Oo, grabe na. Nanonood ako ng High School Musical. Ganito rin yung book ni Corbin Blue eh. So, naging na idol si Corbin Blue kasi maganda yung boses niya. Saka, napapatingin na lang si Uso eh! Eh, yung babae naman. Si Haislin naman, that time, Haislin Shimmer ano siya? That time, idol ko si Andrew Shimmer. Kung may mga nakakilala kay Andrew Shimmer yan, si Soy na channel sa din. Naging idol ko siya noon. Grabe na. Tapos yun, naisip ko yung pangalang Shimmer. Shimmering! Nagarap na ako kasi. Shimmering! Muna kong relationship, pangalan niya si Annalyn. So, kaya he's been called him. Okay. Tapos, sa second relationship ko, which is yung present ko ngayon, pangalan niya is Chindi. So, Chin, kaya ginawa kong Riffin. Galing! Wow, RC yun. So, Robert and then Chindi. So, RC, Riffin, Cleo. Wow. Pero yung Cleo, dati yun kay Corbin. So, dahil medyo nahahabaan sila sa mga ano nila, ayaw din ng mga lolo't lola nila na mahirapan sila pagdating sa pag-aaral. So, yung Corbin, nag-decide ako na ibigay kay Riffin. Ay, galing! So, shoutout sa mga anak ni Kuya. Buhay ng NBI, hindi kayo mahihirapan. Kahit magaya ng pangalan. Easy lang! Eh, siyempre, shoutout sa mga anak ko. Yan, tandaan nyo lagi, mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko lahat para sa inyo. Yes, tama. Lahat ng daddy sorry ganyan. Sorry kung medyo... Sa ngayon, bye. hindi ko maibigay yung mga pangangailangan nyo. Medyo nahihirapan din si Papa. So sana, tiwala lang. Yes! And, we are here to support you! I love you guys. Galing! Guys, makakasama nila Katu at Lexi, yes! Si Kuya Riz. Yo! Music Live. Magbabalik ulit siya. Yes! 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 Request sa akin na bumalik. Ito na, binigyan tayo ulit ng chance para makabalik. So, yan. Keep on supporting guys, especially SY Talent. Yan, mga member family, SY family. Tulad nga na sabi ko kanina, tiwala lang. Hindi ko po kayo bibiguin sa mga taong naniniwala sa akin. Thank you! Thank you, bro! Salamat. Sorry, gay! Sana patuloy pa rin ang pagsusuporta natin kay Kuya. Yeah. At saka subscribe na kayo sa YouTube channel. Yeah, subscribe kayo sa YouTube channel ko. Rob Roy Reese, yes. Oo, si Rich ko nga nagsubscribe na rin ako. So, yun guys, thank you so much for watching! Bye! Yun, post up na yan. Di ba guys? So, ayan!
Oh, nakita na natin, nakapag-react naman ako, sinabayan ko yung reaction videos. Medyo mahaba na kasi guys, 23 minutes na to. Ayaw naman natin syempre ng mahaba yung video. So, tapusin na natin dito guys. Sana ko ikaw po ay bago pa sa channel ko. Yan po, si ujayTV na sa baba. Click mo rin po yung subscribe button and bell button para lagi ka pong updated sa aking mga reaction videos, ganun din sa aking mga live reaction videos. Okay, sana marami kayo natutunan kay, ano, kay Rob Royeris at atin po siyang suportahan. Ha? Guys, suportahan natin ng reggae na to, si Rob Royeris. Napakagaling po ng sino. Okay, ganun po guys. Bye-bye!